Nako ni Bongbong Marcos ang dalawa sa mga nililigawan nila na maging kalihim ng Department of Labor and Employment at Department of Migrant Workers. Sinagot din ng tagapagsalta ni Marcos Jr. ang issue sa umunay victory party sa isang exclusive luxury resort sa Palawan. Nasa front line balitang yan si Marlene Alcaide. Ngayong unti-unti nang humuhupang election season, lumipad papuntang Australia si presumptive President Bongbong Marcos para sa tatlong araw na bakasyon kasama ang kanyang pamilya. It's more of a private trip, a private visit for a much needed rest and vacation. Pinipilit na lang niyang i-enjoy momentarily yung kanyang pagiging citizen Bongbong. Nagkausap na raw sina Marcos Jr. at Australian Prime Minister Scott Morrison. Nagpaabot ng congratulatory message si Morrison sa integridad ng eleksyon sa bansa. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, bago umalis ng Pilipinas si Marcos Jr., nakausap daw niya ang dalawa sa mga kinukumbinsing maging miyembro ng kanyang gabinete. Sina dating Labor Secretary Benny Laguesma at dating Labor Official Susan Tutsople para maging cabinet members ng susunod na administrasyon. Si Laguesma balak ibalik sa DOLE, habang si Tutsople naman ay planong bigyan ng posisyon sa Department of Migrant Workers. Humihingi lang sila ng kaunting panahon nang makonsulta at makausap yung kanilang mga mahal sa buhay, siguro yung ilang kaibigan at yung mga taong kanilang pinaniniwalaan at pinakikinggan at ihingi ng payo. Hindi naman direktang sinagot ng tagapagsalita ni Marcos Jr. ang balibalitang gagawing secretary ng Department of Justice si Congressman Boying Remulla, isa sa mga mambabatas na nanguna sa pagdinig ng Kamara sa pagpapasara sa ABS-CBN. Para hindi tayo siguro maligaw, walang listahan. Ulitin ko, walang listahan. And the names that I will be announcing, I think are those names na talagang nakausap. Sa programang sa totoo lang ng 1PH, binanggit din ni Attorney Rodriguez ang isa pang matunog na magiging miyembro ng bagong gabinete. Kayo po ba nakipag-usap na kay Prof. Cardo? Sabi niya willing daw siyang maging DFA. Meron kaming initial na pag-uusap, but you know, I'm not yet at liberty na doon sa detalye. Nauna nang sinabi ni Professor Clarita Carlos na tatanggapin niya kung aalukin siyang maging Foreign Affairs Secretary. Sa parehong panayam, pinasilungalingan ni Attorney Vic ang kumalat sa social media tungkol sa umano'y pag-book nila sa exclusive luxury island resort ng Amanpulo sa Palawan para sa kanilang victory party. Walang ganong victory celebration. Ito'y gawa-gawa lang ng mga irresponsabling nagpo-post sa kanilang social media. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5.